So good afternoon. This our course, our subject is Physics 2, no, calculus-based Physics 2, and I'm your professor, Engineer Charlton S. Inau. So this afternoon, we are going to take up the so-called magnetism and electromagnetism, right? So some moments ago, we were able to watch those laboratory experiments. No, para maintindihan natin, wala naman tayo sa room. Wala naman akong mai-assemble na ano no ng mga gadget. So that's why we consulted, no, we take the liberty of using the internet, especially the YouTube, because there are a lot of better or good experiments there para maintindihan natin ang magnetic field tsaka yung magnetic forces, and then later magkakaroon tayo ng understanding sa electromagnetism when the two are going to be combined. So ano ba tong magnetic field? Ano ba tong magnetic forces, no? So they said, no, that the earth is a huge magnet. No, yung ating mundo daw ay a huge magnet. Totoo ba 'yon? Totoo. Dahil pag meron kang compass, no, pag meron kang compass, automatic 'yon na inaano niya sa North Pole, no, kasi nandoon yung magnetic field. At yung mga magnetic field ng Earth ay responsable doon sa mga natural phenomena na nangyayari sa mundo, like yung high tide and low tide, no. It has to do with some attractions, no, doon sa buwan, no, yung mga phenomena may kaugnayan sa buwan at sa Earth, no, kaya nagkakaroon tayo ng high tide tsaka low tide, no, at marami pang iba, no. So yung navigation nga, no, na ginagamit na gadget ay yung compass, no, ng mga navigator mga panahong panunguna, no. So that helps those people, mga seaman tsaka yung mga navigator katulad nila Magellan, no, nila, no, Lopez, no, Haina, tsaka kung sino-sino, Vasco da Gama, no, may mga compass yan, no. So yun yung pag-uusapan natin dito sa chapter 27, at yung mga tao na na-involve, yung mga scientists, mga physicists na na-involve, no. So ito, electric forces and the magnetic forces, no. Ano ba, how do we differentiate, what do we know about these two, no? Yung electric forces can act on both moving and not moving electric charges, no. So yun yung definition, description niya, can act on both moving and not moving electric charges, while magnetic can act only on moving charges, no. So pag nag-move lang yung mga charges, no, yun yung sakop lang ng magnetic forces. But yung electric forces, even those not moving, no, electric charges, no, ay sakop niya or concerned niya, no, both moving, no. So we're going to take up the fundamental or nature of magnetism, interaction of moving electric charges, no, and according to our lecture, magnetic forces arise in two stages. Moving charge or a collection of moving charge produces a magnetic field, no. Moving charge or a collection of moving charges, pag sinabing moving charges, yung charges, no, positive, negative, pag nagmo-move yon, magkakaroon ng magnetic field or magnetism. Another current or moving charge responds to this magnetic field and so experiences a magnetic force, no, pag nagkaroon ng response, no, sa magnetic field, magkakaroon ng magnetic force, no. So magnetism, that is what we're going to take up, no. So kailan ba nangyari yang magnetism? Matagal na, no? It the first observed at least 2,500 years ago in fragments of magnetized iron ore in Magnesia, no? The name is Magnesia or Manisa, Turkey, no, from the place itself, kasi doon mayroong iron ore, no? Kasi yung magnet, no, yung tinatawag na permanent magnet, kasi mineral yan, no, mineral, no. So mineral yan na based sa iron, no, iron ore, and then pwede mo siyang gawing permanent magnet. Ito yan, no. So North Pole, ito yung North Pole, and then South Pole, bakit ganoon, no? Kasi yun yung
direction ng magnetic field, no, dito sa mundo, no, so north and south. Ibig sabihin automatic siya na magkakaroon ng field dito sa north tsaka sa south, no, north south, kaya tinawag na north and south pole. Yun ang direction ng magnetic field niya, no. So nakita nyo, ito yung mga lines, no, yung mga streamlines ng mga ng field, no, at ito, no, dito yan. So yun yung direction. At nakita natin yung sa experiment kanina, no, na yun isang professor na taga saan ba yon, taga Denmark ba yon, o kung saan man siya professor, naglagay siya ng mga iron pilings, no. And then nung tinap niya yon, no, to automatic, no? Di ba yung naglalaro tayo nung mga bata tayo pag may magnet, anong nilalaro natin? Buhangin. 'Di ba? Pag nilagay mo yung magnet sa buhangin tsaka sa papel, no? Sa ilalim yung magnet, tapos lagay mo ng papel, tapos yung buhangin, kasi sa some of the components ng buhangin ay magnetic, 'di ba? Magnetic yung buhangin kasi meron yang mga silica na ginagawang glass, pero meron ding part na may ano diyan, no? May sort of parang iron base na carbon, no? So makikita mo magkakaroon ng mga field, no, yung direction ng field, no. So yun ang pinapakita natin dito sa dalawang to, no. So north and south kasi doon na naka-base yung magnetic field sa direction na yon, no. So ngayon, ito ang south pole, ito ang north pole, and saka S. Pag sinabing B, ito yung flux, no, yung flux, magnetic flux. So anong matutuhan natin dito? It is a common phenomena, common knowledge that the opposite poles, meaning north and south, will attract, no? So tingnan mo yung force ng north tsaka south, oh, magdudugtong yan, gustong magano sama. Pero pag same pole, no, pag same pole sila, magre-repel. Ayan, no, halimbawa ito, like poles repel, no, pag pinagdugtong mo yan, ano, 'di ba? Aalis 'yan, o uusog, 'di ba? Ito south to south, uusog 'yan, no? Hindi mo mapag-ano 'yan, mapagtatabi. Pero yung north and south, no, ito north and south and north, then the forces will cling, no? Will let the devices or material cling to each other, no? Magsasama, no? So ngayon dito, meron tayong pole of a bar magnet attracts an unmagnetized object that contains iron. So ito yung iron, no, ito yung north, no. So mag-a-attract sila, no. Ngayon, ito naman, even south pole, basta may iron to, mag-a-attract din, no. Kasi ito ay magnetic material, di ba? Kasi may mga material na hindi magnetic, eh. Ano 'yon? May part ng stainless steel, tsaka yung mga aluminum, no. There are metals that are non-magnetic, right? Pero itong iron base, pako, no, eh, talagang ano yan, sasama yan sa magnet, whether sa north, no, or sa south. Okay? Now, ito yung mundo, no? Bakit pag magnet ang pinag-uusapan, north and south? Kasi nga, doon talaga na-align, no? So, na-align sa north, ibig sabihin north pole or south pole, no? Either, kasi umiikot yan, no? Pwedeng interchangeable, ito south or north, no? Pero normally, of course, yung south is yung sa baba, yung north is yung sa taas, no? Pero since umiikot naman yung earth, kaya ganyan, no? Ano, north's geographic pole, earth's rotation axis, then ito yung halimbawa yung compass, no? The geomagnetic north pole is actually a magnetic south pole. It attracts the north pole of a compass. So ang mangyari diyan, yung north pole ng compass, no? 'Di ba kasi yung compass laging sa north, no? Laging sa north umaano yung compass, eh. 'Di ba na 'di ba yung earth tas nasa ibabaw ka ng earth, no? Pero yung ito yung deflection ng pointer ng compass laging sa north kasi meron ditong south, no? Meron ditong south kaya ano, parang kakapitan niya 'yon, no? So ito naman, the geomagnetic north south pole is actually a magnetic north, no? Yung geomagnetic south pole, actually yun pala ay magnetic north. Kaya dito, no, south geographic pole, the earth's magnetic axis is offset from its geographic axis.
The Earth's magnetic field is a shape similar to that produced by a simple bar magnet, although actually it is caused by electric currents on the core. So pag inano mo yan, di ba? Ito yung North Pole, eh. North Pole, yeah. Ito yung may shaded area, di ba? North Pole, ito North Pole. Pag dito, di ba? South. Eh, yung unshaded, no? Di ba? Yung unshaded area is south kasi north to, no? Sort north to, kaya so silang nag-aatrakan, no? So ito, pag dito naman, ito yung south, ito yung north, yung shaded area, no? So magnetic field lines show the direction of compass would point at a given location. So ito yung mga magnetic field lines, ayun, yung gumaganyan, no? Gumaganto, gumaganyan, and ganun. So between north and south, no? Kaya nagre-react yung ating compass doon, no? So how do we compare magnetic poles and electric charges, no? So parang pareho yaan na plus or minus, and then north and south, no? Pero it might be misleading because there's no such thing as magnetic monopole. Pole always come in pairs, no? So yung mga pole laging pair, no? Hindi pwedeng isa lang na south or south or north. Nasa laging dalawa yan, no? So, yun. Dalawa lagi, north and the south, no? Laging ano to, laging pare, pair, no? Laging pair. Ngayon, pag hinati mo ang magnet, no? Pag hinati mo ang magnet, automatic yan, ano? North and south, no? Halimbawa, kutsilyuhin mo to or ikater mo, lagariin mo ng bakal or ng slitting machine or any machine that can cut a metal, no, or biyakin mo na lang, no, automatic pag hiniwa mo yan, ito is south kasi north to, eh, south, tapos etong south, north yon, no, laging nag-yield sa two magnets, not two isolated pole, no, laging magiging two magnet kasi pair nga yan, eh, north south, di ba, sa ito north south, eh. Pag hinati mo, magiging north-south, south-north. Ayan, ang south-north, north-south. No? So, ganun yung property ng magnet. No? So, magnetic monopole, ito may meron ditong ano ba to, study. No? First result from a superconductive detector for moving magnetic monopoles. Tagas ang ba to? Stanford, no? Physics Department. No? So, may mga study about current in a superconducting ring for an axial monopole trajectory. Now, yung superconductors, ibig sabihin, pwede niyang through magnetic field, pwede lumutang. No, yun ang mga superconductors. No? Halimbawa, yung mga magnetic levitation train or yung mga iba pang mga material na pwedeng lumutang ng motion due to electromagnetic field. No? Meron ganun yan. Pero siguro more theoretical lang to, this result has not ever been produced ever since, no? So may mga nagtatangka na ganyan, no? So we go now to magnetic field and electromagnetic field. So a distribution of electric charge at rest creates an electric field in the surrounding space. The electric field exerts a force, di ba? Sabi nga natin mag-exert siya ng force na eto, no? So eto yung force, merong direction, vector kasi to, no? Equals QE, ano yun? Q is charge times the electric magnetic field, no? And any other charge Q that is present in the field. Di ba na take up natin to sa mga charges kila Coulomb, no? Ngayon naman, yung sa magnetic interactions, a moving charge or current creates a magnetic field in the surrounding space in addition to its electric field, no? Ulitin natin, yung moving charges, no, mga positive or negative, or a current creates a magnetic field in the surrounding space in addition to its electric field. No? The magnetic field exerts a force on any other moving charge or current that is present in the field. So nagki-create siya ng force, no? Tong magnetic field, 'di ba? Pag especially pag magkahiwala, pag opposite poles, 'di ba? Nag-a-attract, 'di ba? Nag-move 'yon. Eh pag unlike poles, no, tinutulok niya, tinataboy niya, di ba, nag-move din, no, because of the magnetic interaction, no. So we go now to the magnetic field. What is magnetic field? So magnetic field is a vector quantity, and when we talk of vector, no, pag na pinag-usapan natin yung vector, it has to do with magnitude and direction. Now, let me check kung mag-record tayo. Nakapag-record ba?
nagre-record naman siguro to, no? So when we talk of magnetic field, it is a vector quantity. Ibig sabihin, hindi lang to quantity na measure, kundi meron tong information about direction, no? It is represented by B, and then merong arrow, no, hat doon. So ang kadalasan, no, sa mga physics and science or engineering books, when we talk of magnetic field, no, or flux, yan B, no, B ang ginagamit na variable. It is direction, its direction is defined as the direction in which the north pole of a compass needle tends to point. No, sa pag ang tanong saan ba ang direksyon ng magnetic field, no, automatic yan nandun sa north pole ng compass. Bakit? Kasi yung north pole actually ay merong south doon, no, ayan, no? Sa earth, the earth's magnetic field is a shape similar that produced by a simple bar magnet, although actually it is caused by electric currents in the core. So pag ganito, 'di ba, kung south to, tapos ito yung compass mo, o 'di ba, magde-deflect siya, ina-attract siya. Na-attract siya, 'di ba, kasi south to, eh, 'di ba? Na-attract siya, natuturo sa north, no, north pole. Yan, 'di ba? So yun ang pinaliwanag natin kanina. Now, ano yung unit? Now, ang unit ng magnetic field ay Newton, diba, force times seconds time over charges, di ba, yung inaral natin, mga coulomb, no, di ba, charges is coulomb, times ano tong m, meter, no, times meter. Now pag pinagsama-sama mo yan, yung mga units na yan, Newton tapos seconds tapos yung charge, no, which is given in coulomb, no, tsaka yung meter, ang tawag dyan ay Tesla. O bakit na napunta na naman yung Tesla? Ang Tesla ay tao, di ba, si Nikolai. Kilala nyo ba si, kilala mo ba si Tesla, ano? Sophie? Yes po, sir. Oh. Di ba siya ay taga saan ba to? Sa Czechoslovakia ba siya? So siya yung nag-aral nang nag-aral siya, may kugnayan sa electromagnetic field, at sa pag-aaral niya ganyan na ano niya yung motor, no, na improve niya yung induction motor. O puntahan natin si Tesla para sandali lang, na para at least alam natin kung anong background ni Mr. Tesla. Ngayon kinuha lang yung apelyido niya, di ba? Siyempre, pag may mga naimbento ka, no, may contribution ka sa science, ikukunin yung apelyido mo, gagawing unit, no, para bang si Volta, Ampere, no, Andre Marie Ampere, George Simon Ohms, da. O yan, eto si Nikolai, tingnan natin, no. Ayan, no, Nikolai. Babasahin na lang natin dito, no, para mabilis lang. Ay, Serbia pala to. Taga Serbia ba to? Ayan, no, Nikolai Tesla, Serbian Cyrillic, pronounced Nikola Tesla. Oh, 1856 siya pinanganak, namatay siya noong 1943 during the war, no? Because war is 1938 to 1945, no? Was a Serbian American. Siyempre Serbian muna siya bago American, no? Siyempre Serbian siya. Eh, ano namang mangyayari sa Serbia sa knowledge niya, 'di ba? Siyempre pupunta ka sa mas kilalang bansa, no, para pag naging successful yung idea mo, edi sisikat ka, no? So Serbian American inventor, electrical engineer, oh, mechanical engineer din, parang ako, no? And futurist, best known for his contribution to the design of the modern alternating current electrical supply. Kaya to si Tesla, alam nyo ba, kinuha to ni ano? Kinuha to ni Westinghouse, no? Panlaban kay Thomas Alva Edison. Kasi naglalaban noon si Edison tsaka si Westinghouse. Pagalingan sila sa bumbilya. Kasi ang ginagamit ng isa ay DC, ang ginagamit naman ng isa ay AC, no? So ganun 'yon, no? Pero ito pala ay galing sa Serbia, no? So 'yan. The New York Hotel, dahil namatay siya sa New York Hotel, Graz University, saan ba 'yung Graz? 'Di ba sa Graz, sa ano 'yon? Sa Austria ba 'yon? O sa Serbia? Sandali ah.
Tingnan lang na natin. Graz University. O, di ba sabi ko sa iyo, Austria yan, no? Kasi nakapunta na ako sa Austria eh. Nag-aral ako sa Germany, tapos pumasyal ako sa Austria, di ba? Graz. Kaya alam ko yan, no? Graz. So, nag-aral pala doon si Tesla, no? Sa university, sa Graz, no? Gymnasium, ibig sabihin high school yan, no? Yan. Eto, Graz University no? So, pag binasa mo yan, edi malalaman mo kung anong mga pinagagawa ni Tesla, Tesla Award, IEEE, no? Ngayon, yung Tesla na isa pa, ginamit naman yun ni sino ba yun? Yung bilyonaryo na Elon Musk, no? Kinuha niya yon dahil yung sa AC Motor, kinuha niya yung logo, no, Elon Musk, at gumawa siya ng company na ang pangalan ay Tesla. Anong gayon? Yung electric car, no, electric car. Para alam niyo lang natin, no, ayan, no. Elon Musk, no? Elon Musk. Uy, ano ba 'yan? Ano type ko, sorry. Elon Musk Tesla, no? Electric car. Yan. Kaya para alam nyo kung saan nanggagaling yung mga bagay-bagay, di ba? Ayan, no? Elon Musk, Tesla, di ba? Ayan, no? Tesla, di ba? Elon Musk, no? So, pag nilagay mo dito, no? Tesla, ang ibabigay sa'yo, baka mga electrical, no? Sa image, tinan mo. Ayan, no? Nakikita ba? Nakikita. O, di ba? Ayan, no? Mga magagandang Tesla. Magagandang sasakyan, electric car na kasing bilis ng mga diesel tsaka gasoline. No? Ang pangalan ay Tesla kasi kinuha niya doon sa ito, tingnan mo to. Yung segment, yung logo, ayan no. 'Di ba? Pag inikot mo 'yan, motor 'yan eh. 'Di ba? Ito yung stator, ito yung rotor. Pag kinat mo, kumuha lang siya ng portion, no? Kasi nabasa ko yung history niyan. Kaya kinuha niya 'yan kasi dinevelop nga ni Nikola Tesla yung AC motor, no? Kasi sa pag-aaral niya ng electromagnetic field, okay? So, enough for that. At least may background tayo kung saan natin nakukuha o saan galing yung mga ganyan, no? So, ilang minuto na lang, sandali lang, ha? Nawala na si ano? Nasaan napunta si Jan? No? Nawala po. Baka na yung kuryente kasi laging maraming nawawala ng kuryente tsaka charges, no? O mga 5 minutes na lang, no, ito. So ang point natin, ang unit ng Tesla, ay ang unit ng magnetic field ay Tesla. Saan galing 'yon? Kailangan mag-produce ka ng force which is Newton. Multiply mo sa time, seconds, di-divide mo sa charge and then sa distance, no, kasi merong ano kasi, 'di ba, may winding. Alam mo 'yon, Sophie, 'di ba, yung winding may length. Factor kasi yung ano ng length. The longer, no, mas mahaba ang winding, mas malakas yung force, no, mas malakas yung field. Kaya yan. Pag pinagsama-sama mo yung Newton and second divided by charges in coulomb times the length in meter, you will get 1 Tesla. Siyempre, pinag-usapan na yung mga committee ng mga electrical, mga scientists, and so on. No? At yung mga gawa dyan, Tesla na yan. No? O, ano naman ang Tesla? Ito, ang Tesla ay 1 Newton per ampere per meter, no? So ito, pag manipulate mo to, 1 Newton per ampere per meter. Bakit? It has to do with this, no? Seconds tsaka charge, 'di ba? 'Di ba yung ano, yung ampere is the Q over time, no? So pag nagbaliktad diyan or time over Q, kaya magiging ganito. So 1 Tesla is 1 Newton force per ampere per meter. Ibig sabihin yung distance na concern, no? So yun yung ating unang formula sa magnetic field, no? So tingnan natin dito. Magnetic forces on magnetic charges, no? So ito naman ay the vector, no? Yung vector force na to is Q times the V times the B, which is yung magnetic field, 'di ba? Yun ang sinasabi natin, ayun, no? Magnetic field. Pag minultiply yung magnetic field sa charges tsaka sa V, magkakaroon tayo ng force, no? So absolute value of the charges and then
V, ano ba tong V na sinasabi dito? Ito ba ay velocity, no? Yung bilis na yun, na which is perpendicular to the magnetic field, di ba? Inexplain kanina sa mga napanood natin na mga video, no? So they are in perpendicular with each other, yung magnetic field tsaka yung voltage, no? Kasi di ba or current, no? So ganyan yan. So Q V, no, or absolute value of Q charges, then V B sine theta, no, kung doon sa mga pag may mga concern ng angle. Di ba? So ito naman ay kung perpendicular, ito naman ay kung may angle, no, sa phi, no. So there are four characteristics of magnetic force on moving charges. Magnitude is proportional to the magnitude of charge, no? Magnitude is proportional to the strength of field. So pag mas mataas yung electric field, mas malaki yung magnitude na ng force. Yung puwersa, yung 'di ba? Yung force naman either push or pull, no, straight lang or translational or umiikot, 'di ba? Yung umiikot ng motor, force yun, torque. When the force is rotating, it is called torque, no? Then another characteristic is magnetic force depends on particle's velocity, no? Siyempre yung force depende yan sa velocity, no, sa bilis. At ang last, magnetic force does not have same duration as B, no? So ito, yung pwersa daw hindi ka same direction ng magnetic field or B, it is always perpendicular to both V and B. No? So ulitin, yung force daw ay perpendicular lagi sa magnetic field at perpendicular sa velocity. No? So yun lang ang tatandaan natin. Yung force na nade-develop nito, no, ng magnetism ay perpendicular sa magnetic field at perpendicular sa velocity o sa bilis, no? So magnitude of magnetic force, ito 'yon. Where Q, ito is magnetic of magnitude of charge, yung sa coulomb. Tapos ito yung velocity, perpendicular nga 'yan sa magnetic field. We can always rewrite that in another fashion or manner. Q, absolute value times velocity, then B, no, yung magnetic field sine phi, no, kung ano man angle ang na-involved doon, no, angle between V and B, meaning angle between the velocity and the magnetic field, no. So yun, no, kasi ma-measure mo yung angle between velocity and magnetic field, pero ang relation ng force, the force always perpendicular to velocity and perpendicular to magnetic field, right? Kung 90 degrees ang pagitan nila, which is perpendicular, ito yung formula. Pero kung may some angle sila, you just have to get the sign of the angle. Kasi wave yan, di ba? So pag yung mga umiikot na ganyan, may wave, and then you just have to get the sine and cosine, no? Kaya may sign dyan, no? So direction of magnetic force, use right-hand rule. Di ba yung pinaliwanag nga kanina, there are three right-hand rule depende sa mga parameters na pinag-uusapan natin. So ito, right-hand rule, the force, no, direction of magnetic force is equal to the charge and the velocity times the magnetic field. No? So yung force is always perpendicular to the velocity and the magnetic field. Yan, no? So may mga cases na pinapakita, no? So later na lang natin na i-discuss yan ng detail. We're going to the direction muna na I am dun sa mga detalye muna ng general, no? So ano ba yung right-hand rule na pinag-uusapan when it comes to magnetic force? Right-hand rule for the direction of magnetic force on a positive charge moving in a magnetic field. So all you have to do, no, eto, tingnan mo yung kamay mo. So yung kamay mo pataas kasi positive nga, eh, di ba? So ngayon, pag yung kamay mo pataas, no, ito yung pataas, no, yung thumb mo, di ba? Tapos ito yung direction ng magnetic field, ito yung 3, no? So papa-coil, no? So laging ganyan 'yan, no? So ito yung right hand, no? Yung force acts along this line, no? So ito. So yun, papataas, di ba? So, yung thumb mo force 'yon. Pero yung B, yun yung magnetic field. Now, place the VB vectors tail to tail. Now, VB. Ano ba yan? VB. Now, ito yung V tsaka B. Imagine turning V towards B in the VB plane. No? So, ito, VB plane, papaganon. No?
through the smaller angle, right? So right hand yan, no, ito yung direction ng right hand rule, ito yung force, no? The force acts along a line perpendicular to the VB plane. No? So ito yung plane, 'di ba? Parang papel, ito to, tingnan mo tong naka-shaded area na to, 'di ba? So ang perpendicular diyan, ito yung force, no? Papataas. Parang nasa lamesa ka lang, tapos may tumataas na lapis. So ganun lang 'yon, no? Ito naman sa negative, the force acts along a line perpendicular to the VB plane. So naman yung VB plane, ito no. Ito yung VB plane, no. So maglagay ka diyan ng plane. Ito yung plane natin. Curl the fingers, no. Pabaliktad naman, no. Pabaliktad. Oh, ito yung force mo. Ayan, no. Pababa. Yung curl mo, yun yung magnetic field, no. Ito. So ito ay force, no. Siyempre 90 degrees, no. Ay ito yung magnetic field, no. Curl the fingers of your right hand around this line in the same direction you rotated yung V. So pag ginanto mo, rotate mo rin yung ganun, no? Your thumb now points in the direction of the force acts, no? So pag pababa, oh, pababa yung thumb mo, tapos ito naman yung magnetic field, no? So ito yung magnetic field which is perpendicular, no? So ito yung force, ito yung magnetic field, no? Ito naman yung velocity towards the magnetic field, no? So yeah, no, if the charge is negative, the direction of the force is opposite in that given by the right hand rule. So kung if the charge is negative, no, depende ito negative to, eh, di ba? Ano? Negative, no? So ayan, no. So negative, ito yung magnetic field, ito yung speed, tapos ito yung force, no. Ito yung mga formula, the force or magnetic force is the charge times the velocity times the magnetic field, no? So ayun yun. Ngayon, may mga tao na na-involved, there are personalities, no? Famous personalities that were involved in the effort of studying the electromagnetism. And those law or principle were kind of applied rigorously doon sa mga motor, no? Halimbawa, sa stepper or servo. Gumagamit sila ng Lorentz law. Ano yung Lorentz law? Eh, no? Lorentz law, yung force is equal to the charge times the magnetic field, no? So charge, electric field, no? E is electric field plus QB, ano yun? Charge times the velocity of the charge times the magnetic field. So Lorentz, no? So ayan yan, no? So QE, charge times the electric field plus QV, charge times the velocity of charge, no? And you have to multiply with the magnetic field, right? So cross product, hindi ka makakaalis sa cross product at ano pa isa? Dot product ng algebra, no? It's a vector algebra, no? So ano to? Tingnan mo, pag minultiply mo yung I tsaka J, eto, tingnan mo. Pag minultiply mo yung I into J, you will have K. Then J tsaka K, now J and K, you will have I, then K, tsaka I, you will have J, right? So, yun yung vector algebra natin, no? Ngayon, eto, sa vector algebra kasi, ano, Sophie, hindi siya commutative, di ba? Di ba sa general algebra natin, A times B is B times A? Ang tawag doon sa property na yon ay commutative, no? Pero dito, sa cross product, hindi siya commutative, no? Kailangan mong i-consider yung direction niya, kaya magiging negative to, no? So A times B, it's not really B times A, but negative B, no? Magiging negative B times A kasi mag-change siya ng direction, no? So J times I, or pag J times I equals negative K, K times J is negative I, then I times K is negative J. Ano nangyari dyan? Binaligtad mo lang, di ba? I times J is K. Pero pag J times I, baliktarin mo to, hindi yung K, no? Kukunin mo yung negative niya, no? Ganun yung property ng vector in terms of cross product, no? Tingnan mo to, J times K, I yon. Pero pag binaligtad mo siya, K times J, oh, negative na, negative I na. K times I is J. Pero pag binaligtad mo, I times K, negative J, no? So ito, we have to take down, no, to take note of this, no? So magiging negative siya kasi ng property ng cross product, no? So A times A is
zero doon yan sa ano sa pag-multiply no pag binultiply mo yung parehong vector no a tsaka a is zero then I times I j times j and k is zero no na take up naman ngayon ito tinama meron dito what is the instantaneous magnetic force on a proton proton na to ah charge equals positive no plus e is positive yan eh no moving with the velocity VOI so notation lang to kasi hindi siya nagbibigay ng mga ano no ng mga numeral V sub O ibig sabihin velocity initial I ibig sabihin na ano to yung naka vector form in a uniform magnetic field of B so B magnetic field is defined na B null no B naught is I minus K so substitute mo lang no anong formula natin di ba may formula tayo dito F equals QE charge times electric field plus charge times velocity times of force velocity times magnetic field. Ito tong major equation na to, susundan lang natin. Ayun, no? So E, no? So ito yung E, ayan, no? QE. So ilalagay mo lang dito, no? So E times VOI, 'di ba? VOI and then initial velocity yan, tamo. Tapos times this magnetic field, no? 1 or I minus K, no? So ito yung B niya, no? So, ito, dito, you know, dito niya nilagay yan, times B. Okay? So, ang mangyayari dyan, we have to do the math or the algebra. So, EVO, no? Multiply mo rito, tuloy-tuloy yan na O, then I, no? Parehong I, no? So, I times I, makukuha mo yan. I times I, ayan, no? I times I is 0, no? J times J, then K times K is 0, no? Yan. Minus E V0 B0 I times K, no? Pag multiply mo I times K, ayan, negative J, no? So, yun ang mga property niyan. Ayan, no? I times K is negative J, and then I times I is 0. Kaya, mawawala yan. Ang matitira lang, ayan, mawawala to, no? Kasi, minultiply mo sa I times I, ang matitira lang yung E V O B O. Ito yan, no? So, negative E V O B O, times negative J. Oh, negative and negative is positive. So, EVO, BOJ. Ano ibig sabihin yan? This electric field, no, or, charges times the initial velocity, i-multiply mo pa ng flux or magnetic field, no? Tesla, initial, and then times J, no? Times J. So, yun yun, no? So, hanggang doon lang muna, no? At least, ay, tapos na pala din, no? So, may mga concept test dito, no? So, path C, no? So, may mga contest, may mga ano dyan, no? Parang mga diagnostic test.